Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa aming ngayoy dumadalangin, idulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa aming ngayot naririto upang sa pagkapara ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, nagpatiri pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang aking tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abraham ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi. At ako'y magiging Diyos niyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupain ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon. At ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa akin tipan, ikaw at ang iyong lahi." Sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ang siyang asahan.
siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipin, anak ni Abraham. Gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng pokong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mitin niya't kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan." Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayon natitiyak naming inaalihan ka na ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang propeta. Ano bang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y nagiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit, nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita na nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo,
wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ako'y ako na. Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Habang tayo papalapit sa mga mahal na araw, nakita natin unti-unting papalapit ng papalapit sa Kalbaryo si Jesus Nazareno. Siya'y hinuli, pinaratangan, pinahirapan at pinatay dahil may mga taong tumanggi sa kanya. Ngunit marami rin pong mga taong hindi tahasang tumanggi, ngunit hindi siya maintindihan. Ang mga eskriba, ang mga pariseo, ang mga tao sa templo, tumanggi sa kanyang tahasan sapagkat ayaw nila ang bagong pamamaraan ni Jesus. Ngunit yung mga ordinaryong tao, kung sila man ay tumanggi, kung sila man ay natangay, lalo na ng mga kaaway ni Jesus, ito'y dahil hindi nila lubos na naunawaan ano ang gustong ipahiwatig ni Jesus. Kaya nga, di ba, maalala ninyo, maraming mga taong parabang hinakot lang para ilaban kay Jesus Nazareno. Sa darating na linggo, palaspas na, linggo na ng palaspas. Hindi ba karamihan ng tao sumigaw ng Hosana? Pero pagdating ng Biyernes Santo, yung karamihan din ang sumigaw ng Hosana, sumigaw din ng ipako sa krus. Madaling mabago ang isip ng tao, lalo na kung hindi nila nauunawaan ang tunay na pakay. At nangyayari pa rin yan hanggang ngayon. Kaya maraming tao, hinahakot sa rally, hinahakot sa mga pagtitipon, pinapasigaw kahit hindi naman nila naiintindihan ang pinag-uusapan. Kaya napakahalaga din po, tandaan natin, kaya napako at napatay si Jesus Nazareno dahil may mga taong hindi siya naintindihan. At narinig natin sa Ebanghelyo ang isa na namang tagpo na hindi siya maintindihan ng mga tao. Na nang sinabi ni Jesus Nazareno, ang sino mang kakampi ko, ang sino mang namumuhay ayon sa aking aral, hindi kailanman mamamatay. Pero hindi nila naintindihan ano yung kamatayan na pinag-uusapan dito. Kaya sabi nila, ang bata-bata mo pa eh. Hindi mo pa nakikita si Abraham, pero ngayon sinasabi mo, hindi ka namamatay. Hindi nila naunawaan anong ibig sabihin ng kamatayan na sinasabi ni Jesus Nazareno. Naalala niyo si Adan at si Eva? Nung sila'y tinutokso ng Diablo
Ano sabi niyang Diablo? Pag kinain niyo to, hindi totoong hindi kayo mamamatay. Totoo naman, hindi ho ba? Nung kinagat ni Adan at ni Eva, bumulagta ba sila? Hindi. Pero ano yung kasinungalingan na hindi sinabi nung Diablo? Hindi nga siguro namatay ang kanilang katawan, pero namatay ang kanilang kaluluwa. Namatay sa kasalanan. At yun ang gusto ring ipunto ni Jesus sa Sareno. Hindi yung kamatayan ng katawan ang sinasabi niya. Bagkos, ang sinasabi niyang nais niya tayong ilayo, iadya, ay ang kamatayan ng kaluluwa. Kaya nga, namatay si Jesus sa krus para tayo mabuhay ng walang hanggan. Hindi yung katawang panglupa lamang, kundi yung ating kaluluwa. Ang nakalulungkot, mga kapatid, ang kinakatakutan natin mas lalo ay ang kamatayan ng katawan. Kaya yung iba sa atin, mas pinangangalagaan ng katawan kaysa kaluluwa. Mas natatakot mamatay ang katawan. Gusto natin humaba, pero alam natin niya, mga kapatid, gusto mo man humaba ang buhay dito sa mundo, 100, pero kung tatanungin niyo po yung mga 100 taon na, sila na magsasabi sa inyo, ayaw na nila, pagod na sila. Pero aanin mo ang 100 sa buhay na walang hanggan. Minsan nakala natin, makalulusot tayo. Ay, kahit naman pala gumawa ng masama, hindi naman mauhuli, hindi naman makukulong. Kahit naman pala gumawa ng masama, mayaman pa rin, makapangyarihan pa rin, makakaalpas pa din. Pero hindi natin sukat akalain ang kaluluwa ay patay na. At yun ang babala ni Jesus sa Sareno. Hindi yung katawang panglupa ang nais niyang iligtas sa atin. Hindi yung buhay dito sa mundo ang gusto niyang lalo nating pag-ibayuhin. Bagkos, ang buhay kasama niya sa kanyang kaharian ang inaalok niya sa atin. Kaya nga mga kapatid, ito po yung ipagdasal natin. Hindi ko po sinasabing huwag na tayong maging malusog. Hindi ko po sinasabing huwag tayong umiwas sa sakit. Pangalagaan natin ang katawan natin. Pero higit sa lahat, pangalagaan natin ang kaluluwa natin. Sa unang pagbasa, si Abraham ay tinawag ng Diyos sapagkat may mas mataas na pagtawag ang tao. Hindi lang tayo naglalakbay dito sa lupa. Tayo'y naglalakbay patungo sa Diyos. At ang makakapiling lang ng Diyos ay ang may buhay na walang hanggan. At magpasalamat tayo, ang buhay na walang hanggan na iyan ay makakamit natin dahil sa sakripisyo, sa dakilang pag-ibig ni Jesus Nazareno. Sabi ko kanina, marami ang tumanggi sa kanya dahil hindi siya naintindihan. Sana po, araw-araw nating pagdarasal, maging bukas ang ating puso upang maunawaan natin ang pamamaraan ng Diyos, ang turo ng Diyos, ang pagtawag ng Diyos, upang sa takdang panahon, tayo'y makatanggap ng buhay ng Diyos. Kaya't sa pagpapatuloy ng misa, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno,
Lagi kaming tatawag sa iyo. Lagi naming bubuksan ang aming puso sa mga pagkakataong hindi namin maunawaan ang mga nangyayari sa aming buhay. Huwag kami mawala ng pag-asa sa mga pagkakataong pinanghihinaan kami ng pananampalataya, lalo na kapag hindi namin nakikita agad ang sagot sa aming dasal, lalo kaming magtiwala. Sapagkat alam namin, mahal na pong Jesus sa Sareno, wala kayong ibang hangad kung hindi ang aming kaligtasan. Maging handa kami sa buhay na walang hanggan. Itakwil namin ang kasalanan na nagdudulot ng kamatayan ng kaluluwa. Yakapin namin ang krus at ang kabutihan upang katulad mo, kami ay mabuhay magpakailanman. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ilapit natin ang ating mga kahilingan kay Jesus na gumagabay sa ating pagpupunyagi sa pananampalataya patungo sa Ama. Ang ating tugon, Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang kaharian ng Diyos naway manatili sa mga puso ng mga kumikilala sa presensya ni Jesus, manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Sa pamamagitan ni Jesus, may pagkaloob nawa sa atin ang kakayahang magpunyagi sa pananampalataya katulad ng ginawa ni Abraham, manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang diwa ng ating pananampalataya, naway ganap nating may padama sa pamamagitan ng pagkilos ni Jesus sa ating mga puso, manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang mga may sakit at binabagabag ng mga suliranin, naway magpasalamat sa presensya ni Jesus na kanilang kasama sa paglalakbay, manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Tahimik nating idalog ang iba pa nating kahilingan. Panginoon Diyos, igawad mo ang aming mga kahilingan at panatilihin ng aming pananampalataya habang kami ay naglalakbay sa buhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko. Pagkat aking kinibig sa'yo Ama aming andog, ang tinapay at ala na ito, andog ng iyong bayang sumasamot, umihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ito'y pakinabangan sa pamumuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao sa pamamagitan ni Jesu Kristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, tapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ng mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Sa ating pagsisimba, ipagdasal natin na tunay nating makamit ang buhay na walang hanggan na inaalok sa atin ni Jesus Nazareno. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalagod-lagod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin natin ngayon ang panalangin itinuro ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo sa aming lahat, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami kapag hinahayaan naming sirain kami ng kasalanan. Kapag kami nagiging matigas ang puso at tinatalikdan ng iyong kalooban, linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your
your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagsalo sa iyong piging na banal ay lumuluhog sa iyong pagmamahal upang kaming tumanggap ng banal na pakikinabang ay maging mga kasalo sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta rito at sa inyong tulong sa ating simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala dito ng bigas, delata at pangayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at mga kapuspalad. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin lalong magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ating tandaan ang kaganapan ng biyaya na ibinibigay sa atin ni Jesus Nazareno ay kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nawa ang paglalakbay natin dito sa lupa ay maging pagsunod sa Kanya hanggang sa Kanyang kaharian. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako na noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama,
at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.